Magandang umaga mga igan, ilang oras nila, idaraos na ang unang sona ni Pangulong Duterte sa batasang pambansa. Ngayong araw din magbubukas ang joint session ng Senado at Kamara. May live report si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Igan, kasama natin ngayong umaga, Executive Director ng Legislative Security Bureau, si Lieutenant Colonel Sab Flores, para pag-usapan po ang karagdagang detalya kung ngayon ang ipapatupad ng seguridad dito sa batasang pambansa. Good morning, sir. Good morning. Pag-usapan po natin ang seguridad dito sa loob ng batasan. Nakita po natin yung security sa labas. Medyo nakalapit yung mga magrarally. Wala ho yung mga kakaraniwan na kahambalang. Dito naman ho, what has changed? Dito naman sa loob, as early as May, nag-deploy na tayo ng mga tao natin, ano, para makipag-ugnayan sa mga iba't ibang ahensya, intelligence agencies ng ating gobyerno. Para sa ating information gathering at monitoring. At so far naman, ang nakuha naming informasyon, maraming magra-rally, rally of support. Okay. Ito ho, very popular ho yung president natin ngayon. Napakataas ang kanyang popularity, approval rating. Marami ho siguro yung gustong manood ng personal. But can that be? Pwede ho ba yun? Ang pagpasok po dito, lalong-lalo nun sa plenary, by invitation. Okay. So, wala kang invitation, hindi ka ho makakapasok. Batasan grounds po? Sa batasan grounds, makakapasok kayo basta meron kayong SONA ID at meron kayong CARPAS. But overall, latag na po tayo? Latag na po tayo. Andyan po, kung makikita nyo, full utilization ang mga ating mga K-9. Minemaintain po natin ang ating 24-hour guarding system, 24-hour monitoring system through the CCTV. Yes. Yan po. Okay. Tapos may request tayo from PNP, additional EOD K-9. Nag-request din tayo sa AFP ng isang composite CDM battalion. Lahat po yan, pati traffic. And in the last hour, napansin po natin, wala nang tigil ang pagsuyod ng mga miyembro ng Presidential Security Group. Opo, dito sa lahat. Colonel Flores, maraming salamat po. Okay. And thank you rin po. Thank you rin po. Event natin good morning ngayon, po. Umaga. Samantala, alas 10 po ng umaga ngayon ay formal na magbubukas ang 17th Congress. Magkoconvene po ang sesyon ng lower house dito ng alas 10. At inaasahan po magkakaroon na ng pagpili o eleksyon ng magiging susunod na House Speaker, ng Majority Leader at yun din ng Minority Leader. Kasabay po niyan, mangyayari din yan sa Senado, alas 10 din ng umaga, magsesesyon ang Senado separately, pero sapit po ng alas 4, magkoconvene naman ang joint session sa pamuno ng mga bagong pili o bagong halal ng mga House Speaker at Senate President at saka na makakapagsimula ng kanyang State of the Nation Address si Pangulong Rodrigo Duterte. At yan po muna ang pinakahuling balita mula dito sa Batasang Pambansa. Balik muna tayo sa studio. Maraming salamat, Ivan Mayrina.